Hello guys, so kakagising ko lang ulit. Ngayon, isi-share ko sa inyo yung little tidy na DIY ko. So yung total na gastos dyan is sa bracket, which is 80 pesos. So signal lights, kasi hindi ko ginamit yung stock. Kasi explain ko mamaya kung bakit ayaw ko gamitin yung stock. Yung signal lights is 160 pesos. At wala na akong ginamit, no? Lahat ng ginamit ko dito is nasa bahay ko na nakita. So start na natin yung video. So bago ako mag-start ng tutorial, dilim kasi. So bago ako mag-start ng tutorial, explain ko muna sa inyo kung paano tanggalin yung fender sa motor. So eto yung fender ko. So madali lang naman to tanggalin. Una, sa ibaba, tanggalin nyo yung ano, yung screw dito. Ah, hindi to screw. Parang lock screw. Push nyo lang ito. Gamit kayo ng maliit na bagay na pwede nyong i-push. At saka kapag nakarinig kayo ng click, ilayan nyo papunta dito. So, simple lang. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Then, meron tong dalawa. Isa at saka dalawa. Then, tanggalin nyo rin dito. Isa, dalawa. At saka ito. Isa, dalawa. At ito. Isa, dalawa. So, pag nakuha nyo na yung... Kasi pwede ito tanggalin eh. Pag nakuha nyo na, may screw dito sa loob. Para to sa ano, sa plate number light. Screw nyo lang sa loob. Makikita nyo naman yung screw. At saka, ilain nyo lang din. Ito. So, yun lang. Simple lang. So, hindi ko napapakita kasi sobrang simple lang naman. Di naman kailangan dapat lagyan mo pa ng tutorial kung paano kumuha ng screw, di ba? So, eto. So, papakita ko sa inyo kung bakit hindi stock signal lights yung ginamit ko. Eto yung stock. Okay, sana yung stock. Kaso yung ginamit na screw dito, if makikita nyo, is plastic. Eto siya. Eto yung screw. Lalagay mo dito. Plastic. So meaning plastic yung kakapit dito pag nalagay mo na sa plate number holder, which is hindi ko ma-advise kasi yung motor is maraming vibrations. Yung motor is maraming vibrations at if yung plastic mainitan, patutunaw yata to sa init. So eto, may kasamang tong ganito. Nakaganyan. Nakaganyan. At eto, yung ganito, dito. Wait lang. Nakaganyan. So eto, lagay mo yung daliri mo dito. Tsaka, push mo lang ito. Pag pinush mo, matukuha mo ito. At tsaka may screw dito sa loob. Unscrew mo lang para makuha mo to. So, yun lang naman. At wala na akong explain pa. Kasi, pag nakuha mo na yan, yung isang problema mo na lang is yung wirings. So, papakita ko ngayon paano mag-unscrew ng mga wirings doon. So, eto siya, no? Unscrew. Yung push pin. Ewan ko nung tawag dito. Push mo yan at saka hilain mo dito. Push mo yung circle sa gitna. At saka hilain mo pag nakarinig na kayo ng click. Meron ding isa dito. At pakita ko na sa inyo once natanggal ko na. So, eto yung sa ilalim. Wala ka namang i-unscrew dito. Napapakita ko lang sa inyo yung wirings. Eto, nandito yung wirings. So, hindi ko na papakita sa inyo kasi unplug mo lang naman yan. At saka plug and play. Parang ganyan lang. Tandaan nyo yung may color is yan yung positive, yung black naman is yan yung negative dito sa loob. Tsaka may apat na screw. 1, 2, 3, 4. Sa ilalim mo yan. Kukunin. So, eto sila. So, 1, 2. At tsaka yung isa pa. Yung 3 at tsaka 4 nandun.
So nandun. Yung alien na to is bumili pa ako, no? So yung alien na to, bumili pa ako niyan. Ba't ayaw mag-focus? Yung alien doon sa itaas, bumili pa ako niyan. So cheap lang naman yan. So ganito lang, simple lang. So dito naman tayo sa plate number mismo, no? So yung ilaw, unahin na natin. Yung ilaw may screw dito. If may screw dyan, at saka may dalawa akong washer. Ba't kasi ayaw mag-focus? May dalawa akong washer dyan. Doon, no? At inipit ko lang yung plate number para nandito to. Matibay naman. Yan, no? Matibay. Hindi naman matatanggal. At eto, yung ilaw mismo. Dito tayo sa baba para makita niya ng maigi. Eto, if alam niyo to, doorknob to. Doorknob. Dito naman sa kabila. Ayan o, doorknob yan. Pinagay ko lang dyan. At yun, if gets niyo sana, no, napakadali lang. You know, improvised bracket to. If hindi nyo lang, ayan, alam, eto yun, no, yung sa doorknob. So dito ko linagay yung ano, yung sa signal lights. At eto naman yung sa plate number na may screw. So uy, yan lang yan. At yung sa signal lights pala, gagawan ko pa niyan ng ano, yan ang bracket. Ilalagay ko dito sa screw mismo ng plate number. Puntang dito. So yan lang. So test naman natin yung ilaw. So unahin natin yung ilaw. Ilaw sa plate number. At yun, no? Kitang kita. At syempre yung signal lights. Bumilis yung signal lights, hindi na ako bumili ng relay. Pero if gusto nyo yung normal speed, eh, bumili kayo ng relay. At yun, no? Pero pag nag-hazard ako, pag nag-hazard pala ako, hindi na bibilis yung ano, yung signal lights. Pag nag-hazard, yun, no? If nakikita nyo. Yun. So ayun na guys. So tingnan nyo naman yan, no? Napaka sexy. So hindi ko to tinanggal kasi baha sa amin as usual. At sa harapan. Yun. So I hope nagka-idea kayo guys. So like this video, comment if you have questions, share, phone, share, and see you on the next video.